Hi guys, welcome to another episode of AJ Blade Reviews. So, paalis na naman tayo. May susunduin ulit tayo kay Sir Ray. Meron ulit tayong Moro Blade, no? Then, dadaan ako sa doon sa may warehouse namin ng Altama. Pipick up din ako ng items. Tapos makikita natin dun yung mga dati kong bayonets. So pakita ko sa inyo, dalawa yun eh. Stay tuned. So yun guys, on the way na tayo papuntang Katipunan. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong parte ng pagbibiyahe. Tingnan nyo naman yung view na yan. Oh. Diba? Pagpupunta ako ng Manila, itong view ko. Para ako nasa Tagaytay. So, marami siguro sa inyo nakarating na dito, no? Marilaki yung tawag nila sa lugar na to. This is a killer road. So, isa ako sa mga naging biktima nito. Masalimuot na nakaraan. So, kita nyo guys yung shirt ko. Ito yung group ko. Since high school ako, no? Airsoft group siya. 1225 Recon. Airsoft group siya, no? Pero kung titingnan niyo yung sa likod ko, kita niyo ba? Nakasulat Knife Meister. So kahit airsoft group siya, nandun pa rin yung pangalan ko na mahilig sa knife. Actually, nung high school college ako, wala akong collection ng kahit anong knife. Pero dahil talaga mahilig ako sa knife, yun yung call sign ko. So yun guys, dito tayo ngayon sa office ng Altama. And hiniram ko muna sa boss ko itong dalawang bayonet. So, itong longer one, this is called a Lithgo 1907 pattern, no? So ito pong Lithgo is Australian. So may isipin nyo, paano ito napunta sa Pilipinas, no? This was taken from our farm. Nahukay ito, no? So guys, pag sinabi kong nahukay, hindi ako nagbibiro ha. Kasi ako talaga ay enthusiast. Meron akong metal detector. Itong Lithgo na to, kung mapapansin nyo is talagang dilapidated. Sira-sira na to. Yung Australia, they are a colony, no, ng UK. So ito pong Lithgo na to, nakakabit po ito sa Lee Enfield na rifle. So itong ano niya, release niya, ito to. Gumagana pa to eh. Ayan. Ito yung release button ng ano niya. Ayan, ito yung release button. Gumagana pa. So itong certain bayonet na to is 1922 onward na model dahil dito sa oil hole na to. So yung mga mas mababa sa 1922, walang ganitong oil hole. So yan. Ito namang isa, galing to sa tropa, MMB, Japanese surplus knives. So sa kanya to nang galing, yung boss ko rin ang bumili, no? This is a Lee Metford naman, para din sa Lee Enfield na rifle. So this is a 1888 pattern, no?
So, wala tayong makitang mga markings. Dapat may mga markings to eh. So, siguro dahil kalumaan din, no. So, yun guys, sa mga nagko-collect ng bayonet, no. Isa to sa mga pwede natin makita dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga Japanese, no. Nakipaglaban sila sa Borneo. Again, sa mga Australians, no. So, yung mga Australians, British rule sila noon. At yung mga equipment nila is galing UK sa mga British. So, possible talaga na galing to sa Australians na war loot. Loot of war ng mga Japanese soldiers na habang umaatras sila papuntang Japan, naiwan na, no? Nakuha na ng mga Amerikano or ng mga naiwan na sa field. So, itong ganito, dati meron tong papaganon. Meron siyang bakal na nakaganon. So, ginagamit yun pang balik ng mga bayonet, no? Kaya siya may ganon. Nawala na rin siya. So, mga 1907 to 1912, meron silang ganon. Yung bakal na nakaganon, pambali po yun ng bayonet. So, yun guys. Napakita ko lang sa inyo kasi usually, yung mga collectors ng ganito, ang mga nakikita nila mga Japanese, no? Bayonet. So, isa to sa mga rare na pwede nyo makita dito sa Pilipinas. Mga British bayonet. So, stay tuned guys, no? Ito na naman tayo, no, guys. In 600 meters, turn right onto Rosa Aldero. Pupunta na naman tayo doon sa may tulay. Guys, kunin natin yung bar room. So, we get another Moro plate, no? This time, ibarong. According to Sir Ray, the barong is around 90s ginawa, no? So, hindi siya ganun kaluma. Pero, yung design niya is Yakan. So, yung ethnic group na Yakan yung may design nung barong na yun. So, sorry po kay Sir John, no? From Makati. Sir, sorry sir kung natalo kita sa bid. Di bale, hanap tayo ng para sa'yo na sir. Right turn now. Right onto Rosa Alvaro, then your destination will be on the right. So lagi natin biruan to, ano? Saan imi-meet up si Sir Ray? Doon lang sa may tulay, sa may tabi ng tulay. So dito na tayo. Malapit ulit sa tulay. Saan kaya tayo pag-park? Saan ba tayo nag-park yung makaraan? Dun sa mismo coffee. Asan yung coffee? Hi! Hi. Hello! Ay, ito na ulit yung ano. Ito na naman kami ni Sir Ray. So, ito na naman yung pick-up natin. So, yes. Sir Ray, your thoughts? This one is a very nice example of a product of the Yakan from Basilan. And then as you can see, ito meron pang keel. And then you even have textile. You can resurrect this textile or get another one like it. I think ang tradition is pati ito meron dapat eh. You see that? Leftover yan ng adhesive. So itong buong to cover, parang yung sa akin na sample. Magkapatid nga silang feeling ko. You just have to, I recommend ma-fix to. You can leave it as is if you want to. I-refine mo na lang. And then also, wow, i-ano mo to, ayusin mo lang yung alignment ng blade, medyo nakabaligo siya eh. So, in order to do that, kailangan mo i-reset yung handle. Kaya-kaya mo naman yan. Yung blade is good. You know, parang almost wala halos sign of wear in there. Ganda na. Yeah. So there you have it, Yakan Barong. Thank you, sir. Congratulations. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Kamatsile sa may papasok ng NLEX. Nandito tayo para pick up yung isa nating blade. Isa siyang pira from my pinsan na sundalo. No? So swerte natin kasi si Sir Ronnie Liang, reservist po siya, second lieutenant. Second lieutenant siya, diba?
Hindi ako sure yun. Second kita yung tata si Sir Romy. Nandyan siya, no? Nakapagpa-picture kami. So, mamaya, i-flash ko na lang yung picture namin. So, medyo maingay guys, ha? Pagpasensyahan nyo na. Pero, nakuha ko na yung blade. Pero may papakita pa sa aking blades yung pinsan ko, no? Yung si... Ano ko na bang sabihin yung pangalan? Kasi sundalo siya, eh. So... standby muna kayo guys, wait lang. So ito guys yung pira, no? Ay, ito yung pinsan ko. Hindi ko na ipapakita yung mukha niya kasi sundalo siya, hindi pwede. So ito yung personal na barong niya. Barong ng ano to, sa Abu Sayyaf galing. So sa Abu Sayyaf? Nakakuha ng ano, Abu Sayyaf. Oh, so nakuha nila sa kampo. Sa kampo ng Abu Sayyaf, no? So kulang lang to sa linis, no? Ganda kuya. So ano kaya to? Nagamit na. Nakakatakot naman to. Wala mo nakapugot na yan. Kung saan nagamit? Baka saan, kung saan na ito nagamit, eh. Yan ang nakaka. So, thank you kay Kuya, no, yung pinsan ko. Kasi, hindi ko na sabihin yung pangalan. Thank you kasi nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pira from Sulu. Sulu. Thanks po sa'yo yung mga Sulu. Ayun. So, ano, yung details na ito, i-text na lang sa akin. Pag-uwi ko mamaya, pag-usapan natin. Ayun, thank you kay Kuya, no. Shoutout ko sana kasi hindi talaga pwede. Sige guys, later. So yun guys, nakauwi na tayo. Naiuwi na natin yung dalawang yakan favored blade, no. This one is a pira and this one is a yakan barong. So itong isang to, nasabi kong favored by yakan people. Sobrang traditional kasi ng pira, pero itong shape kasi nito is modern na, no. These are modern blades from Sulu naman. So, galing to sa pinsan ko na soldier. Inuwi niya to para sa atin, no? So, etong isa naman na kuha din natin sa auction from Filipino traditional blades, no? So, yakan din siya, no? According to them, etong blade na to is 90s, no, yung design niya. So kung makikita yung mabuti, no, parang shell ba to? Ganda yung design niya. Tapos itong pinakang cloth wrap niya is sira banda dito, no. Pero makikita niyo dito, ito yung traditional na cloth, no, ng yakan. So sa dulo ganun din. So yung blade niya, yan, medyo maitim. Medyo kakaiba tingnan. Tsaka itong handle may sira dito. So, titingnan natin kung ano pwedeng gawin natin diyan, no. So hindi muna ako magbibigay ng in-depth na review para sa blades na to, no. So, nilaan ko muna tong vlog na to, itong episode na to, para doon sa pagkuha natin ng blades. So, putunin ko muna dito, guys, no. Gagawin ko na lang panibagong episode yung bawat blade na to. So keep watching guys, stay tuned, please subscribe to my channel AJ Blade Reviews for more blade videos, and don't forget to hit that bell button. So bye guys, bye bye.